Week 18, Day 2, masustansyang pagkain, hindi masustansyang pagkain. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo. At panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan nating, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na na maayos at handa ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. At kinakailangan, syempre, kabisaduhin mo ang ating sayaw. Naintindihan mo ba? Okay, so dahil naintindihan mo na, simulan na natin sumayaw. Ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay mag-ulat.
naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maalaw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu, dalawamput isa, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, dalawamput apat, dalawamput lima, dalawamput anim, dalawamput pito, dalawamput walo, dalawamput siyam, tatlumpu, tatlumput isa, tatlumput dalawa, tatlumput tatlo, tatlumput apat, tatlumput lima, tatlumput anim, tatlumput pito, tatlumput walo, tatlumput siyam, apat na put isa, apat na put dalawa, apat na put tatlo, apat na put apat, apat na put lima, apat na put anim, apat na put pito, apat na put walo, apat na put siyam, limampu. Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng isa hanggang limampu. Ayan mga bata, nagawa na natin ang ating mga daily routine. Ngayon naman ay ihanda mo ang iyong sarili sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Mga bata, anong nakikita ninyo sa ating larawan? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nakikita mo? Okay, mahusay. Ito ay mga gulay. Kumakain ka ba ng gulay? Okay, dapat ikaw ay kumain ng mga gulay. Bakit kaya kailangan natin kumain ng mga gulay? Tama, dahil ito ay nagpapalakas ng ating katawan at ito ay masustansya. Sabihin mo nga, masustansya. Okay, very good. Ito naman mga bata, ano naman ang nasa larawan natin? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nasa larawan natin? Tama, ito naman ay mga prutas. Ngayon, mga bata, sino sa inyo
ang hindi kumakain ng prutas. Okay, lahat tayo ay kumakain ng prutas. Bakit kaya kailangan natin kumain ng prutas? Tama, dahil ang mga prutas ay katulad ng mga gulay na masustansya. Ito naman mga bata, ano ang nasa larawan natin? Tama, ang nasa larawan naman natin ngayon ay iba't ibang uri ng mga juice o ng mga inumin na gawa sa katas ng prutas at gulay. Sa tingin niyo, ang mga ipinakita ko sa inyo ngayon ay masustansya ba? Okay, dapat ba itong inumin ng mga bata na katulad ninyo? Mahusay, dahil ang mga katas ng prutas at gulay ay napakaganda sa ating katawan dahil ito ay masustansya. Ito naman mga bata, ano kaya ang nakikita ninyo sa ating larawan? Pangalanan mo nga? Mahusay, meron tayong pizza, meron tayong donut, meron tayong french fries, cake at burger. Lahat ba ng mga nasa larawan na ipinapakita ni teacher sa inyo ay gusto mo? Ayan! Gustong gusto mo at gustong gusto din niya ni teacher. Pero alam nyo ba na mga bata, yung mga yan ay hindi dapat kinakain ng sobra dahil ang mga yan ay kabilang sa mga pagkain na hindi masustansya. Sabihin mo nga, hindi masustansya. Mahusay! Eto pa mga bata, alam nyo ba na mahilig din sa ganitong pagkain si teacher? Ikaw ba ay mahilig din sa mga ganitong pagkain? Okay, pero mga bata, ang mga chips na katulad nito, mga potato chips, V-cut, o wishy, ay mga kabilang sa hindi masustansyang pagkain. At ito ay nakakasama sa ating katawan, lalo na kapag ito ay nasobrahan. Maaari tayong kumain ng mga ito ng paunti-unti lang, isang beses o dalawang beses sa isang buwan. Ngunit kapag sumobra na ay nagkakaroon tayo ng sakit o nagdudulot ito ng sakit sa atin. Eto naman mga bata. Ang sasarap nila, hindi ba? Yummy, delicious kung ating tawagin minsan. Ayan, ngunit mga bata, ang mga ito ay hindi rin dapat sumobra nating inumin. Dahil kapag tayo ay nasobrahan sa mga ganitong klaseng inumin, lalo na netong mga Coke, mga soft drinks, mga soda, yan ay nakakasama sa ating katawan, lalo na sa mga tiyan ng bata na katulad mo. Ito ay nagkakaroon ng acid sa ating tiyan at kapag nasobrahan ay pwedeng sumakit ang ating tiyan at nakakasira ito mga bata ng ating bituka. Gusto mo bang masira ang bituka mo? Okay. Maaari tayong uminom ng mga soft drinks, ng mga soda, kahit isang beses lamang sa isang linggo upang hindi tayo magkasakit dahil maaari tayong magkaroon ng sakit dahil sa ating pagkain o pag-inom ng sobra ng mga pagkain at inumin na hindi natin dapat inumin. Ano nga itong mga pagkain na itong mga bata? Masustansya ba ito o hindi? Tama, ito ay kabilang sa hindi masustansyang pagkain. Ito naman mga bata, masustansya ba ito o hindi masustansya? Tama, ito naman ay
masustansyang pagkain dahil ito ay gulay. Okay mga bata, para makita ko kung ikaw ay natuto sa ating aralin ngayong araw, anong unang nating gawain? Iguhit ang masayang mukha kung ang larawan ay masustansyang pagkain at malungkot na mukha kung ang larawan ay hindi masustansyang pagkain. Sa ating ikalawang gawain naman mga bata, lagyan ng check kung masustansyang pagkain ang gusto mo. At X kung hindi masustansya ang pagkain. Para sa ating ikatlong gawain mga bata, ilagay sa akmang placemat ang mga pagkain sa ibaba. Lahat ng masustansyang pagkain ay ilagay sa kulay rosas na placemat. At ang mga hindi masustansyang pagkain ay ilagay naman sa kulay berde na placemat. At para sa ating huling gawain mga bata, kulayan ang mga nasa larawan. Ito naman mga bata ngayon ang ibibigay ko sa inyo. Baka kasi nagsasawa na kayo sa regalo na teacher na between o star. Kaya tatlong puso naman ang ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, kayo ay naging mabait na bata ngayon at nakinig kay teacher. Sana nagustuhan mo ang aking regalo sa'yo. Yan ay pagmamahal na galing kay teacher. Napakadali lang na ating aralin at natutunan mo. Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Bago man ito sa iyong pandinig o ito ay naririnig mo na. So madali lang nating ma-pick up ang ating mga bagong lesson. At dahil dyan mga bata, nakita ni teacher na ikaw, kayo ay nakinig at naintindihan ang aking itinuro sa araw na ito, si Teacher Sandy ay magpapaalam na. Okay? Pero bago ako magpaalam, maiiwanan ako sa inyo. Ito ay lagi nating tatandaan. Ang batang katulad mo ay hindi dapat nagsasabi ng hindi mo kaya. Lagi mong tatandaan, ang lagi mong sasabihin ay kaya ko ito. Ulitin mo nga. Ang batang katulad ko ay hindi dapat nagsasabi ng hindi ko kaya. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Magandang lahat ay uwi na. Bukas na muli tayo magkikita. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na mga bata. Bukas tayo ay magkikita muli. Paalam na. Wow.